Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dulay. Taong 1974. Kalinog, Iloilo. Mag-iisang dekada na rin ang nakakaraan magmula noong huling bisita ni Dulay sa bayan ng Kalinog. Matagal siyang nawala sa lugar na yon dahil sa responsibilidad niya bilang kaanib ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Marami siyang lugar na napuntahan, pero hindi siya napadpad sa kanyang sariling bayan. Matagal na panahon na rin hinangad niyang lumipat, pero tanging bakasyon lamang ang napagbibigyan. Mahirap man yon para sa kanya dahil sa may pamilya siyang naiwan, alang-alang sa serbisyo, tiniis niya ito. Ika nga sa kanyang isip, uunahin niya ang paglilingkod, higit sa ano paman. Tanggap na rin niya kung sakali mang magloko ang kanyang asawa, lalo pat nauunawaan naman niya ito. Subalit sa kabutihang palad, pagbalik niya sa kanila, nalaman naman niyang hindi naman yon nakiapid sa iba. Nadatnan niya rin itong nakatira sa pamamahay ng kanyang mga magulang na siya namang lubos niyang ikinatuwa. Dahil sa kanyang nadatnan, abot langit naman ang kanyang pasasalamat sa kanyang mga magulang. Sa puntong yon, inaasahan naman niyang magiging masaya ang pananatili niya sa lugar nila. Tatlong araw ang lumipas, magmula noong nakabalik siya, naging maayos naman ang lahat. Karamihan sa kanyang ipon, sa mga magulang niya napunta, bilang pambawi na rin sa mga ito. Kung hindi niyo kasi naitatanong, isang hamak na magsasaka lang ang ama ni Dulay. Yung nanay naman niya, magbebenta ng tuba sa baryo, tapos yung mga kapatid niya, nakikigapas din sa ibang mga lupain. Sa kanilang pito, siya lamang ang maswerteng naging sundalo. Gayunpaman, hindi niya yun ipinagmamalaki dahil alam niya sa kanyang sarili na mas matindi ang sakripisyo ng kanyang mga kapatid kumpara sa kanya. Sa pagtagal naman ng pananatili nila sa kanilang lugar, marami siyang nalamang problema ng kanyang pamilya. Ang isa sa ikinakabahala niya noon sa lahat ay yung panggigipit ng mga tao sa kanila. Madalas na kasing hindi nagkakaroon ng benta ang nanay niya sa baryo dahil sa paninira ng ibang kalaban nito sa negosyo. Kung iisipin, di naman yung ginagawa ng kanyang ina para sa pera. Ang nais lang nitong mangyari, makatulong sa kanilang pamilya. Yun nga lang, hindi talaga maiiwasan ang mga taong ganid kahit sa ang lupalop ng lugar. Pilit din niya itong inintindi, pero nang malaman niyang pinakikialaman din ng mga ito ang nyog na sakop ng kanilang lupain, doon na niya hindi mapigilang umalma. Isang hapon, para makumpirma naman ang inilahad ng tatay niya, nagdesisyon siyang sumama rito sa panunuba. Di naman gaanong kalayuan ang kanilang lupain sa kanilang pamamahay, gawa ng magtatatlong kilometro lang din ang layo nito. Nang marinig naman ang kanyang mga kapatid ang kanyang binabalak, hindi naman yon nagdalawang isip na sumama sa kanila. Wala naman silang nagawa sa mga ito, kung kaya't pinili na lamang nilang pasamahin ang mga kapatid niyang yon. Sa kanilang paglalakad, naitanong naman ang sumunod sa kanya kung bakit siya nagka-interes na sumama. Ang buong akala kasi nito, nagbakasyon siya para aliwin ang kanyang sarili. Dagdag pa nito na, mas mainam na huwag siya roong pumunta sa kadahilanang nasisiguro nitong magugulat siya sa kanyang mga makikita. Nang marinig naman ni Dulay ang sinabi ng kanyang kapatid, di naman niya maiwasang mapangiti habang sumasagot dito nang, "Kaya nga ako sumama para maayos ang magulo niyo ritong sitwasyon. Huwag mong isipin ang bakasyon ko.
sapagkat marami pa namang ganitong pagkakataon. Sa ngayon, ang pagtuunan natin ng pansin ay yung sitwasyon ninyo. Matapos naman niyang mailahad ang mga katagang yan, pasimple naman niyang hinawakan ang armas niyang nakatago sa kanyang bewang. Nang mapansin naman niyo ng kanyang kapatid, hindi naman ito maiwasang mapangiti na animoy panatag yung kasama siya. Pagkaraan pa ng kalahating oras na paglalakad nila, bumungad na sa kanyang mga mata ang lupain nilang matagal na panahon na niyang hindi nabibisita. Pagsilay naman niya sa lugar na yon, hindi naman siya makapaniwala sa kanyang mga nakita gawa ng ang dating lupain nila sa paanan ng bundok na may napakaraming puno. Napansin niyang kalbo na at marami ng mga puno ng nyog ang nakabuwal sa paligid. Nagkalat din doon ang mga dumi sa baryo na parabang may sumasadyang magtapo nito. Dahil sa kanyang mga nakita, napayuko lang naman ang kanyang ama habang nananatiling walang imik. Ilang beses niya rin yung tinanong ukol sa mga nadatnan niya pero hindi yon sumagot. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya naman siyang napatahimik nang marinig naman niya itong magwika ng "Hayaan mo na anak, ang importante ay ligtas tayo rito. Tsaka lupa lang naman yan. Kapag namatay tayo, hinding-hindi natin yan madadala sa kabila. Bayaan mo na sila. May ganta rin ang lahat ng masasama nilang gawa." Pagkarinig naman ni Dulay sa sinabi nito, doon na niya hindi mapigilang mag-init. Sa isip-isip niya kasi, nakikipaglaban siya sa mga rebelde kapalit ng kapayapaan ng mga ito. Tapos, malalaman-laman niya lang, sariling pamilya niya na pala ang inaapi. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman niyang inilahad sa kanyang ama na hindi siya matatahimik hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang nangyari sa lupain nilang matagal na nilang pagmamay-ari. Dagdag pa niya na, malaman niya lang kung sino ang may gawa nito, paniguradong hinding-hindi niya talaga yun sasantuhin. Pagkalahad naman niya sa mga katagang yon, sakto naman ang pagsilay niya sa isang lalaking pababa na ng puno ng nyog sa may dulong bahagi ng kanilang lupain. Walang sabi-sabi, agad naman niyang hinugot ang kanyang armas, sabay takbo papalapit dito. Nang ilang metro na lamang ang kanyang layo, walang habas naman niya itong pinaputukan na siyang naging sanhi upang tamaan yon sa may bandang bewang. Pagbao ng dalawang basyo ng bala sa tagiliran nito, kahit napakataas pa ng kanyang kinaroroonan, napilitan na itong tumalon. Nang masipat naman ni Dulay ang ginawa ng lalaking yon, inakala naman niyang mamamatay na ito pagbagsak sa lupa, pero sa hindi malamang dahilan, nakaya pa nitong makatakbo. Dala na rin ang sukal ng lugar na pinagsuotan nito. Iniwasan niya na itong sundan. Ang iniisip din niya kasi noong mga oras na yon ay baka may mga kasamahan itong naghihintay sa lugar. Sa pagbalik naman ng katahimikan, imbis na magtagal pa sila sa kanilang lupain, pinili na lamang nilang bumalik sa kanila. Habang binabagtas nila noon ang daan, hindi naman niya maipagkakaila ang matinding pag-aalala ng kanyang magulang. Maging yung mga kapatid niya noon, halos hindi na rin makapagsalita na animoy may nagawa siyang kasalanan na walang naghihintay na kapatawaran. Pagdating naman niya sa kanilang pamamahay, agad naman siyang kinausap ng kanyang ama ng masinsinan. Ayon dito, ang pinagbababaril niya noong mga oras na yon, isang mambubukong aswang. Wala naman talaga itong interes sa kanilang kopra. Ang kaso lang naniniwala ang tatay niya, inuutusan yon ng mangkukulam na nagkaka-interes sa kanilang lupa. Ilang beses na rin kasi nila itong inabisuhan na wala na silang karapatan sa lugar na yon, pero hindi nila ito pinahintulutan
hanggang sa umabot na nga sila sa ganoong kalagayan. Pagtatapat kasi sa kanila ng mangkukulam, may nakabaong itim na birhen sa kanilang lupain at makukuha niya lamang ito sa oras na ibinigay na ng nagmamay-ari ng lupa ang kapamahalaan ng lugar. Ngunit dahil sa hindi umayon ng kanyang ama, kung kaya't nag-utos siya ng iba't ibang nilalang para hagupitin ang lupain nila. Dagdag pa nito na walang kinalaman ng mga tao sa baryo, gawa nang ang nagdadala ng mga basura doon kalakip ng mga labi ng mga patay na hayop ay isang uri ng nilalang na kilala sa tawag na kuraret. Isa yon sa utusan ng mangkukulam kasama ng ibang lahi ng mga aswang at mga mambabarang. Mariin din itong inilahad na maging ang mga albularyo ginagalang ang mangkukulam na yon. Sa kanilang lugar kasi, ito lamang ang napapabalitang pumatay ng babaylan. Hindi naman yung nakakapagtaka para sa mga manggagamot dahil na rin sa lalim ng karunungan nito. Lahat din ang hangad ng mangkukulam, nakukuha nito maliban na lamang sa lupain nilang matagal na panahon na nitong inaasam. Pagkalahad naman ng kanyang ama sa mga katagang yan, seryoso naman yung nagwika sa kanya nang, "Kaya mas mainam na umiwas na lang tayo. Mga albularyo nga ginagalang ang mangkukulam. Tayo pa kayang mga pangkaraniwang tao. Payo ko lang dulay bilang ama mo. Umalis ka na bukas. Umiwas ka na lang para walang paglamayan dito." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niyang inilapag sa mesa ang dala niyang armas, sabay wika doon ang, "Sa Mindanao, marami na kaming nakalabang ganyan. Oh, malakas sila pero kagaya lang din naman natin sila. Ika nga naming mga sundalo, unahan lang yan. Huwag kang mag-alala, tay. Hindi ako tumagal sa serbisyo nang wala din akong karga. Mapa-espiritual o pisikal man, pinag-aralan namin yan sa kampo." Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, agad naman niyang ipinakita rito ang kwintas niyang may palawit na trespiko. Ibinulgar din niya ang mga habak-debalang nakasabit sa kanyang habay kasama ng mga talandrong purong pangkaligtasan. Ipinakita niya rin dito ang kanyang mga baong mutsa sa braso na ayon sa kanya, nakuha niya sa mga babaylang naninirahan sa basilan. Hindi na din niya ito kailangan pang dasalan dahil sa oras na nagdadasal ang mga babaylan, lahat ng gamit na kanilang ibinigay ay nasasabay na sa mga dasal nilang yon. Nang marinig naman yon ang kanyang ama, halos hindi naman ito makapagsalita buhat sa mga bagay na nalaman ito sa kanya. Ang buong akala kasi nito, isa lang siyang pangkaraniwang sundalo. Gayunpaman, sa kabila ng mga nalaman nito, nanatili pa rin yung nag-aalala para sa kanyang kalagayan. Kahit kasi nasa ganoong uri ng antas ang kanyang tangan, bilang isang ama, nag-aalala pa rin yon sa kanyang kaligtasan. Subalit, kahit anong pag-iwas ng tatay niya sa kanya, nagpumilit pa rin siyang gawin ang kanyang nais. Pagtatapat ni Dulay na, hindi niya kayang iwan ang kanyang pamilya na nasa ganoong estado. Hanggat maaari, gusto niyang umalis nang walang inaalala sa mga ito. "Kung sa iba nga, tay, naibubuwis ko ang buhay ko. Sa inyo pa kaya na pamilya kong buo? Huwag kayong mag-alala. Bago pa man nila ako maunahan, sila na muna ang tutumba sa lupa." Galit na wika ni Dulay. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, napag-alaman niyang hindi ang tipo ng tao ang mangkukulam na basta-basta na lamang mananahimik sa isang tabi, lalo na kung nagawan niyo ng masama ng isang tao. Ang kanyang ama na rin mismo ang nagkumpirma na kung sakali mang mamatay ang binaril niya, asahan na nilang magpapadala yon ng salot sa kanilang lugar.
Nang marinig naman niya ang tungkol dito, hindi naman niya maiwasang ilahad na kahit nakatakbo ang lalaking yon, babawian at babawian pa rin yon ng buhay dahil sa lakas ng pangontrang pinaglubluban niya sa bawat balang kanyang ginagamit. Subok na subok niya na ito sa Mindanao, kung kaya't ni Katiting na pagdududa, wala siyang nadarama. Dahil sa kanyang sinabi, agad namang nag-abiso ang kanyang ama sa mga kapatid niya. Kahit hindi pa noon gaanong kalaliman ng gabi, pinili na nilang magsarado ng kanilang tahanan. Naglatag din sila ng hindi mabilang na pangontra sa labas ng bahay upang maitaboy ang mga aswang na nagtatangkang lumapit. Pagpatak naman ng alas 8, habang nasa loob silang mag-anak, nagdesisyon itong si Dulay na ilatag sa labas ng bahay ang kanyang mga armas. Nagdala rin siya doon ng bangko at mesa kasama ng isang gaserang may maliit lang na liwanag. Dahil sa alam naman ng mga kapitbahay nila na sundalo siya, hindi naman siya gaanong nag-alala. Inaasahan naman kasi niyang mauunawaan ng mga ito ang kanyang gagawin sa kadahilan ng hindi naman siya maglalabas ng ganoong kalalakas na armas kung wala siyang dahilan. Makalipas pa ang ilang minutong paghihintay, unti-unti nangang binalot ng katahimikan ang buong paligid. Pagsilay naman niyang sarado na ang mga bahay-bahay, doon na rin niya sinimula ng pagkakarga ng mga basyo sa mga armas na inilatag niya sa mesa. Inaasahan niya kasing may darating na mga nilalang dahil sa panakanakang pag-ihip ng hangin sa paligid. Napakabigat din ito sa kanyang pakiramdam, indikasyon na hindi nga magiging maganda ang mga mangyayari noong mismong gabing yon. Bagaman patindi na ng patindi ang kanyang nararamdaman, hindi naman siya nakakaramdam ng takot sa halip pagkasabik ang namumutawi sa kanyang katawan. Di niya kasi inaasahan noong mga oras na yon na gano'n ang mangyayari sa kanyang bakasyon. Ilang oras pa ang lumipas, nang akmang papasapit na ang gabi, may nasipat si Dulay na isang malaking baboy na nanginginain ilang metro ang layo sa bakod ng bahay nila. Nang mapansin naman niyang hindi pa siya nito gaanong nakikita, agad naman siyang nagtago sa ilalim ng mesa habang dahan-dahang ibinababa ang armas na nakalatag doon. Paghiga niya sa lupa, walang pagdadalawang isip naman niya itong inasinta, dahilan para umatungal ng napakalakas ang baboy. Mabilis din yung kumaripas papalayo hanggang sa bigla na lamang itong bumagsak malapit sa tahanan ng kapitbahay nila. Maya-maya pa, nang mapansin naman niyang hindi na yon nakakagalaw, agad naman niya itong nilapitan, bit-bit ang isang mahabang sundang na ginagamit nila sa operasyon. Hindi naglaon, nang magkaharap na sila ng nilalang na yon, agad naman niyang napansin ang pagpapalit anyo nito, dahilan para tumambad sa kanya ang tunay na wangis ng nilalang. Sa pagtitiga naman nilang dalawa, pilit naman yung nagmakaawa habang nakahawak sa dibdib at sa may tagiliran niya. Panay na rin ang ginagawa nitong pag-usog na animoy takot na takot yon sa armas na daladala ni Dulay. Subalit, bago pa man makalayo ang nilalang sa kinaroroonan niya, walang awa naman niya itong ginilita ng leeg. Di pa siya nakontento, kinaladkad niya ang katawan nito at pagdating niya sa liblib, sinilaban niya yon na parang hayop na kakamatay lang. Matapos nun, doon niya na ito hinayaan para muli na siyang makapagbantay sa labas ng bahay. Sa puntong yon, madadala na ang mangkukulam pero isang linggo pa ang lumipas, nagpatuloy ang ganoong pangyayari sa lugar nila. Wala naman siyang pinapaligtas sa mga ito upang hindi mag-isip ng kakaiba ang mangkukulam na kinakaharap nila. Pagkaraan naman ng isang linggong pakikipagbuno, doon na nagsimulang magpadala ang mangkukulam ng mga matataas na uri ng aswang.
Nagsimula na ring umaligid sa kanilang tahanan ng kuraret para kunin ang mga bangkay ng mga namatay sa laban. Hindi naglaon nang hindi na niya mapagtanto ang mga pangyayaring yon. Doon na siya naglakas loob na hanapin ang mangkukulam. Sa kanyang pananaliksik, nalaman niyang hindi pala ito tubong naninirahan sa kanilang baryo. Base sa kanyang mga nakausap, nakatira sa isang masukal na gubat ang matanda, ilang kilometro ang layo sa sentro. Isang beses lang din sa isang linggo yon kung bumaba, kaya na may hindi nila ito gaanong nasisilayan. Dahil sa pangyayaring yon, maging ang mga taga-baryo man, walang kaide-ideya ukol sa pagkakakilanla ng mangkukulam. Ang tanging alam lang nila ay yung wangis nito at yung mga taong nakapalibot dito. Ayon sa mga taong nakausap niya, kinakailangan niyang mag-ingat sa nilalang na yon dahil sa taglay nitong kakaibang abilidad. Kung magkataong hindi sila pantay ng bakod at puder sa katawan, maaaring yon ang maging daan para maalipin siya nito. Nang marinig naman ni Dulay ang tungkol dito, hindi naman niya yun pinakinggan dahil alam niya sa kanyang sarili kung ano ang antas ng kanyang abilidad. Lumipas pa ang dalawang araw na paghahanap. Narating na nga niya ang nasabing lugar ng matanda. Kaya siya nahirapan sa pagtukoy ng kinaroroonan nito ay dahil sa mga panliligaw na ikinalat nito sa paligid. Gayunpaman, hindi pa rin yun umubra sa kanya dahil alam niya kung papaano ito basagin. Ilang metro ang layo mula sa kinaroroonan ng bahay nito. Maigi naman niyang pinagmasda ng buong paligid. Maingat niyang binilang ang mga kasama nito, kasama ng mga alaga nitong kasabay na nagbabantay sa lugar na yon. Maya-maya pa, nang malaman na niya ang kabuuan ng bilang, agad naman niyang kinuha ang dala niyang mahabang armas habang nagwiwika sa kanyang sarili ng "Sigurado ako, hindi kayo matutuwa sa gagawin kong ito." Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, mabilis naman siyang gumapang papalapit. Tahimik at maingat ang bawat kilos na kanyang ginawa upang hindi siya matunugan ng kanyang mga kalaban. Hindi naglaon nang ilang metro na lamang ang kanilang pagitan, doon na niya pinaulana ng bala ang mga nilalang. Ayon sa kanya na ang mga aswang na tinamaan sa ulo, mabilis na binawian ang buhay. Pagsilay naman ng mangkukulam na nababasag na nito ang malabakal na balat ng kanyang kasama, hindi na rin ito maiwasang magtago sa loob ng bahay niya habang paulit-ulit na sumisigaw na maghanda dahil sinasalakay na sila. Sa loob ng ilang minutong pagpapaulan niya roon ng bala, kalahati sa mga ito ang bigla na lamang binawian ng buhay nang hindi man lang nila nalalaman. Matapos ang mga pangyayaring yan, dali-dali naman siyang tumayo sabay hugot ng pangalawang armas na nakasukbit sa kanyang likod. Pagkasa naman niya rito, agad naman niyang pinaulanan ng bahay nito, sabay tungo sa likurang parte kung saan naroon ang isang maliit na pinto. Maya-maya pa, nang makapasok na siya, doon na niya sinimulang tawagin ang pangalan ng matanda. Paulit-ulit niya itong ginawa habang walang patid sa pagkalabit ng gatilyo. Sa pagdating naman niya sa sala ng bahay, bumungad sa kanya ang isang matandang lalaki na namimilipit sa sakit dahil sa tatlong tama ng bala. Habang nakahawak yon sa dibdib niya, walang patid din sa pagdurugo ang binti nito, indikasyon na tinamaan ni Dulay ang isa sa mga ugat na pangunahing dinadaluya ng dugo. "Naku, tanda, mukha yatang hindi maganda ang lagay mo ah. Gusto mo bang tulungan na kita? Gusto mo bang hindi na makaramdam ng sakit? Kayang-kaya kong ibigay sa'yo yan, kung papayag ka."
pabirong wika ni Dulay habang nakatutok ang kanyang armas sa ulo nito. Nang marinig naman ang matanda ang kanyang sinabi, bigla naman yung nagmura at nung mapansin siyang nag-uusal na yon ng pabulong, agad naman niya itong tinodas. Limang tama sa ulo ang bumawi sa buhay ng matanda. Matapos naman niya itong gawin, dali-dali naman siyang lumabas ng bahay kung saan doon tumambad sa kanya ang mga aswang na pilit hinihila papalayo ang kanilang mga duguang kapamilya. Pagsilay naman niya sa mga ito, walang habas naman niya yung pinagbababaril hanggang sa maubusan na siya ng bala. Dala naman ang galit sa kanya ng mga nilalang. Nang mapagtanto naman itong wala ng bala ang kanyang mga armas, galit naman siya nitong sinugod. Subalit, nang masipat naman yun ni Dulay, agad naman niyang hinugot ang kanyang sundang, sabay salubong sa mga ito. Bawat nilalang na lumalapit sa kanya, walang awa niyang inuutusan hanggang sa hindi naglaon dadalawa na lamang ang naiwang nakatayo. Nang mapansin naman ang mga nilalang na yon na wala silang laban sa kanilang kaharap, doon na sila nagpasyang kausapin ito. Una nilang itinanong kay Dulay, bakit sila nito pinapatay? Sa abot kasi ng kanilang pagkakaalam, wala sila roong ginagawang masama. Ang mas naging palaisipan pa sa lahat, alam nilang dayo yon sa kanilang baryo, kaya inaasahan nilang wala itong kaide-ideya sa mga kalakarang nangyayari sa lugar. Dagdag pa ng mga ito na, mapag-uusapan naman ng lahat kung kaya't hindi niya kailangang maging marahas dahil magdudulot lang yon ng karagdagang gulo. Babala pa ng mga ito na, malawak ang koneksyon ng kanilang pinunong namatay kung kaya't nasisiguro nito na hindi titigil ang kanilang mga kakilala na hindi makagante sa kanya. Subalit nang marinig naman niya ang sinabi ng nilalang na yon, napangisi lang naman siya habang sumasagot dito nang, marami na akong bantang natanggap. Hindi na dyan matitinag ang aking kaisipan. Sa ngayon, ang mahalaga para sa akin, mapatay kayong dalawa. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, agad namang napansin ng mga nilalang ang pagmulat ng kanyang trespiko. Kasabay ng pagliwanag nito ay ang mabilis na paglapit ni Dulay sa mga nilalang na yon. Bago pa man ito makaatake sa kanya, nahiwa na ng kanyang sundang ang leeg ng mga nilalang. Pagbulwak naman ang dugo nito sa kanyang harapan, agad naman yung bumagsak sa lupa habang nangingisay. Matapos ang mga pangyayari, agad naman niyang kinuha ang mga dala niyang langis upang sunugin ang pugad ng matanda. Pagsilab naman niya rito, mabilis na lumaganap ang apoy kung saan mula sa lugar na yon, mag-iisang kilometro rin ang nalamo nito. Inabot din ng isang buong gabi bago yon tuluyang maapula. Ayon sa mga taong malapit sa lugar, maaaring aksidente lamang ang nangyaring pagkasunog ng lugar. Bukod kasi sa mga tuyo na ang talahib, mataas din ang posibilidad na may naiwang siga ang matanda na naninirahan doon. Bagaman marami ang nakakakilala sa mangkukulam, wala ni isa sa mga ito ang naglakas loob na hanapin ang bangkay niya. Lahat kasi ng mga tao roon, talaga namang natatakot sa kung ano ang kayang gawin nito. Magmula noong nalaman nilang patay na ang matanda, nagdulot naman yun ng tuwa sa mga karatig baryo. Hindi na rin nabuksan pa ang istorya ukol dito na siya namang ipinagpasalamat ni Dulay. Dumaan pa ang maraming buwan at taon, labis-labis naman ang kanyang pasasalamat dahil sa hindi na nabalikan pa ng mga kaibigan ng matanda ang kanyang pamilya. Magpahanggang sa ngayon, tanging sa pamilya na lamang nila umiikot ang istorya ukol sa naging paglalaban ng lahi ng mga aswang at mangkukulam
kontra sa malakas na sundalo na galing Mindanao. Okay. Opinyon ko sa kwento. Sobrang angas ni Dulay. Ang ganda ng kwento na to. Tas kung pagtatagpi-tagpiin mo, nagaling si Dulay sa Zamboanga, Mindanao, tapos parang may nabanggit pa nga niya yata yung basilan eh. May mga babaylan na nagbigay sa kanya ng mga karga. Diba? So ibig sabihin, mabuting tao tong si Dulay. Oo nga naman, sundalo, handang isakripisyo yung sarili niya para sa mga kababaryo niya. Kaya talaga namang iba yung balik ng Panginoon dito kay Dulay. Isipin niyo ang dami niyang tangan. Tsaka wala siyang kinakatakutang nilalang. Nabanggit na nga na sobrang lakas ng alaga ng mga mangkukulam eh. Tapos ang titindi rin ng iba't ibang lahi ng mga aswang na nasa ilalim nun. Pero para kay Dulay, panis sa akin to, diba? Wawasakin ko yan ng buong buo kasi nga yung mga naranasan ko sa Mindanao, mas matitindi pa eh. Well, alam naman nating lahat na, syempre, ibang antas na yung mga nilalang na nasa Mindanao. Though, may malalakas na antas din na nasa Visayas, pero marami kasi talaga sa Mindanao eh. Isipin niyo dun galing si Dulay. Yun yung pinaka-training grounds niya. Tapos dadalhin mo rito. Diba, lahat pinanis niya eh. Ganda sana kung may iba pang kwento si Dulay eh. Pero, ako sa sarili ko, alam ko meron pa tong mga kwento na kung paano niya unti-unting tinangan yung mga karga niya. Saka syempre, may mga pagsubok yan. Matik naman na yan kapag meron kang mga bagong tangan, diba? Pero overall, satisfied na ako sa kwento nito ni Dulay. Ang angas mo, Dulay, saludo ako sa'yo. Salamat sa pagiging sundalo mo at sa pagtatanggol sa amin. Thank you. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.